Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat po muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Lumaki ako sa bahay ampunan. Dito ko din nakilala si Roy, na isa ding ulila na gaya ko. Ang ampunang ito ay may layo ng ilang oras mula sa bayan ng Cebu. Magkaedad, parehong ulila, parehong walang pamilya. Kaya marahil ito din ang dahilan kung bakit kami nagkakasundo. Na ang isa't isa ang aming sandalan at nagsimula ang aming pagkakaibigan. Pinapahalagahan ang bawat isa na kahit wala kaming pamilya, nakatagpo kami ng karamay hanggang sa kaming dalawa naging matalik na kaibigan. Nung nasa wastong gulang na kami, sabay kaming dalawa na lumisan sa ampunan, hindi kami nakaramdam ng takot o pangamba dahil nakadepende kami sa isa't isa para mabuhay. Hanggang sa kalaunan, ang relasyon namin bilang magkaibigan ay mas lalong lumalim at nag-umpisang umusbong ang aming pag-iibigan. Nanangako sa isa't isa na kami ay magpapakasal balang araw sa oras na kaming dalawa ay umasenso sa buhay. At habang hindi pa iyon nangyayari, maligaya, kontento na kami sa buhay at magkayakap tuwing gabi sa pagtulog. Ilang araw bago kami lumisan ng ampunan, nag-iisip kami kung saang lugar kami tutungo para doon namin masimulan ang aming buhay. Sa isip-isip ko, gusto kong magtungo sa Cebu. Malaking syudad at paniguradong maraming trabaho kaming maaaring mapasukan. Ngunit kahit na gustong-gusto ko itong imungkahi kay Roy, hindi ko magawa dahil ito din ang syudad kung saan si Roy inabandona ng kanyang ina noong siya ay 4 na taong gulang na nagresulta ng pagkasuklam at pagkamuhi niya sa kanyang sariling ina. Ako naman parehong yumao ang aking mamagulang at walang kamag-anak na mag-aalaga sa akin. Kaya wala akong rason para kamuhian ang aking ina. Magkaibang magkaiba kami ng natatandaan sa aming ina. Ang isa pang nakakagulat ay siya rin ang nagsabi na maghanap ng mauupahan at trabaho sa isang partikular na lugar sa Cebu, na kung saan pinakaabalang parte ng lugar, matrapik, madaming restaurant, pamilihan, mga taong naglalakad sa kalye at mga coffee shops. Napag-alaman ko na itong lugar na ito sa may kanto kung saan siya inabandona ng kanyang ina. Iniwan siya sa may panaderya na may kalakip na papel sa kanyang bulsa na nakalagay ang kanyang pangalang, Roy, at 100 piso. Ang tao na nakakita sa kanya ay dinala siya sa istasyon ng pulis. At dahil hindi alam ang apelyido ng kanyang ina, kung saan nakatira, o kahit numero ng telepono ay wala, dinala siya ng mga pulis sa bahay ampunan. Kaya hindi maalis sa isip ko ang pagtataka kung bakit gusto niya dito kami manirahan, na maalala ang mapait niyang nakaraan, na magpapaalala sa kanya kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang ina. Hindi na lang ako kumibo o kumontra sa desisyon niya. Naisip ko din na dahil ito ay pinakamatao, pinakaabalang lugar, maaari din na marami kaming pwedeng mapasukan. Ang lugar na ito parang hindi natutulog, na kahit gabi na, ang liwanag at buhay na buhay ito. Nung nakarating na kami sa Cebu, ang inaakala namin ay mabilis lang kami makakahanap ng trabaho. Yun pala, kabaliktaran sa inaasahan namin. Inabot ng ilang buwan bago kami nakahanap ng trabaho. Madalas ang hinahanap sa trabaho ay kung nakatapos ng kolehiyo, kung may work experiences, kaya lagi kaming bigo. Bagamat laging dismayado, hindi kami nagpatinag pagkos naging positibo kami na darating ang araw na makakakuha din kami ng trabaho. Kung meron man, hindi permanente. Nung natanggap bilang bellboy sa isang hotel si Roy, pinagluto ko siya ng spaghetti. Ito din ang pinakamataas na sahod na natanggap niya magmula noong lumipat kami dito. Maraming turistang banyaga ang nagpupunta sa lugar kaya naman pandagdag kita din ang mga tip na nakukuha niya. Sumubok din akong mamasukan sa isang malaking beach resort bilang helper sa kusina at pinalad naman akong natanggap. Ang isa sa aming pinakagustong gawin kada buwan, kami ay susubok na kumain sa abot-kayang restaurant
na may menu na masasarap na putahe at mga mixed alcohol drinks na bagay na bagay sa aming pagre-relax, lalo na kung pareho naming day off. Pakiramdam namin sa tuwing kami kakain sa labas, kami ay nakakaangat sa buhay, na nangangarap na balang araw kami ay aasenso at makapagpatayo ng sarili naming negosyo. Kasabayan nito, masinop din kaming mag-ipon ng pera at sundin ang aming mahigpit na budget na nakatulong para makaipon kami ng makaipon. Hanggang sa biniyayaan kami ng isang prinsesa. Pinangalanan namin siyang Christina dahil kaming dalawa ni Roy ay gustong gusto ang Christmas. Mga kanta, dekorasyon, handaan, palitan ng regalo. Ito din ang simbolo ng pagbibigayan sa kapwa kahit hindi mo kilala o kadugo. At lalong-lalo na, dito din nagkakasama-sama ang buong pamilya. Noong unang pagdiriwang namin ng Pasko bilang isang buong pamilya, kami ay nagtungo sa isang maliit na restaurant na maraming dekorasyong pampasko. Sa tabi nito ay isang coffee shop sa parehong lugar at kalye kung saan si Roy inabandona noon. Gustong gusto kong pumupunta dito dahil ang bango-bango ng amoy ng mga nilulutong pagkain. Mula sa inihaw na baboy, fresh na fresh at malamig na buko juice at iba't ibang flavor ng shakes. Maganda din ang pagkakadisenyo ng restaurant na hindi masakit sa mata ang kulay at ang mga dekorasyon ay simple pero maganda. At ang pinaka-highlight sa restaurant na iyon ay ang kanilang malaking Christmas tree. At sa paanan nito, merong electric toy train na paikot-ikot at Christmas village na set up dito. Ilang dekada na ang lumipas, kami ay nasa edad na 45 at nakamit na namin ang minimithi naming negosyo. Sa loob ng mga taong ito, kaming dalawang mag-asawa ay labis ang pagiging matipid. Mula sa gamit, bagay, appliances at maging sa cellphone, yung pinakamura ang aming bibilhin. At kung sa text o tawag naman, ay kapag kailangan-kailangan lang dahil sayang sa load. Maging ang nag-iisa naming anak na si Christina, ay kung ano lang ang kailangan, doon lang kami maglalabas ng pera. Tatlo kaming nagtutulong-tulong para makaipon kami dahil gusto namin magtayo ng aming sariling negosyo. At nagbunga naman ito dahil nung nagkaroon kami ng sapat na pera para makapagsimula ng maliit na negosyo, ay talagang proud moment ito ng aming pamilya. At tamang-tama din dahil iyong restaurant na dati naming gustong-gustong pinupuntahan tuwing Pasko na may malaking Christmas tree, ang mag-asawang may-ari nito ay nagretiro. Kaya ang espasyong iyon ay wala nang umuupa. Nung mabalitaan namin ito at sa makatwirang halaga ng upa, agad namin itong sinunggaban. Hindi malaking deposito ang hiningi at nagkasya pa ito para maipaayos pa namin ang interior at malagyan ng dekorasyon. Yung dating may-ari ng restaurant, madaming gamit ang iniwan at ipinamigay nila ito sa amin. Kaya naman nakatulong ito at pininturahan na lang namin para magmukhang bagong disenyo at bago. Nung araw na pinirmahan naming mag-asawa ang kontrata ng nasabing narentahang espasyo, kaming tatlong pamilya ay naglatag sa sahig at kami ay kumain ng hapunan doon at ipinagdiwang ang aming pagbubukas ng aming maliit na restaurant. Nagpapalitan ng ideya sa pagdisenyo, mga putahing iluluto namin at kaming tatlo din ang empleyado at isang tagaluto na dating tagaluto ng dating restaurant na umuupa noon. Napagpasyahan namin na magtayo na lang ng cafe na mayroong mga simpleng pagkain gaya ng pasta, sandwiches, desserts at ang star ng aming produkto ay ang kapeng barako na sikat na produkto sa Batangas. At sa tuwing pagpatak ng Bermans, nagsisimula na kaming maglagay ng dekorasyon at nagpapatugtog ng musikang pampasko. Mga panahon ding iyon, nauuso na ang mga coffee shop, mga estudyante na gustong mag-aral at tumambay sa coffee shops, mga barkadang nagkikita-kita, may mga business meetings, kaya naman ang aming cafe ay kumita at nabawi namin ang aming puhunan makalipas ang 3 taon. Hanggang sa isang umaga, naglilinis kami ni Roy ng mesa nang may narinig kaming komosyon sa labas. Nakita namin ang isang matandang babae na sumisigaw at umiiyak.
Namukaan ko ang matandang ginang dahil iyon ay sikat sa pamimigay ng mga pagkain sa mga batang palaboy. Hindi siya mukhang mayaman, sa katunayan siya ay mukhang mahirap dahil sa itsura ng kanyang lumang-lumang damit. Nagbase lang ako kung paano siya manamit at ang mga sabi-sabi ng ibang may-ari ng shops doon tungkol sa kanya. Ang pagbibigay ng matandang babae ng candy, biskuit, tinapay at iba pang pangtawid pagkain. Kaya naman nagustuhan siya ng mga bata na nasa kalye. Pero dahil sa pagkakawanggawa ng matandang ginang, ang mga may-ari ng mga establishmento ay hindi ito gusto. Dahil ang mga batang palaboy na kanilang mga customer ay nanlilimos din sa mga ito na madalas mawala ng mga potensyal na customer dahil gusto nilang umiwas. Kaya madalas nilang pagsabihan ang matandang ginang na huwag na magbibigay ng mga pagkain sa mga batang nasa kalye. Pero kahit anong paalala sa kanya, patuloy pa din niya itong ginagawa. Para sa amin naman ni Roy, ay ayos lang dahil alam din namin ang pakiramdam ng walang-wala. Na para siyang isang anghel sa kanyang paraan, kaya hindi namin alintana ang pagtulong niya sa mga bata. Nakailang beses na din kaming sumubok na imbitahan siya sa loob ng aming cafe para uminom ng kape o magpalamig, pero nakailang beses din itong tumanggi ng may pakundangan. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, huwag po ninyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Salamat po! At nung araw na nakita namin ang matandang babaeng umiiyak, agad naming tinanong kung anong nangyari. Sabi ng ibang nakakita at ng matanda, ay may ilang mga bata ang kumuha ng kanyang bag habang siya ay abala na namimigay ng candy. Nasalisihan siya at yung batang kumuha ng bag niya, umaripas ito ng takbo. Nanginginig ang ginang at patuloy pa rin sa pag-iyak. Halatang halata na siya ay nabigla sa nangyari. Pinatuloy namin siya sa cafe at si Christina ay nagdala ng isang mainit na tsaa. Dito namin na napagtanto na hindi namin alam ang kanyang pangalan. Ilang beses kaming nagtanong sa kanya kung ayos lang ba siya pero patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kaya hinayaan na lang muna namin siyang umiyak hanggang sa maging okay na siya. Hanggang sa tinawag niya kami at nagsalita ng, "Yung pitaka ko, yung bag ko, kahit wag na lang ibalik yung pera, pero kailangan ko ang wallet ko. Pakiusap, tulungan mo akong mahanap ito." At umiyak siyang muli. Sumagot lang si Roy ng, "Sige po, tutulungan ko po kayong mahanap ito." Lumabas si Roy para kausapin ang ibang bata. Tinanong kung sino ang makakapagsabi o turo kung nasaan ang bag ng matanda na may gantimpala ng 200 piso. Hindi kailangang ituro kung sino ang kumuha. Ang importante ay mabawi ang bag. Pagkatapos ng paghihintay, may dumating na magandang balita. Nabawi ang bag at pitaka ng matanda at binigay din ni Roy ang gantimpala na 200 gaya ng pangako niya para mahanap ang bag. Nagintay kami na bumalik ang matandang babae pero hindi siya dumating kinabukasan. At pati nung sumunod na araw at mga ilang araw. Hanggang sa mag-iisang linggo, sa wakas, nagawi siya sa aming lugar at nakita ko siya doon, namimigay muli ng pagkain sa mga bata sa kalye. Natuwa kami ni Roy nung makita siyang muli at inimbitahan siya sa loob ng cafe at sinabing natagpuan namin ang kanyang bag. Nung makita ang bag niya, tuwang-tuwa ito at biglang sumigla at hinanap kaagad ang kanyang pitaka sa loob. Binigyan namin siya ng mango shake at siya ay nagpasalamat hindi lang sa mango shake pati na rin sa paghahanap ng kanyang bag. Nung binuksan niya ang pitaka, napatanong ako ng, "Malaking pera po ba ang nawala?" Umiling ang matandang babae at sumagot ng, "Wala naman, meron lang itong ilang perasong tigbebente." Tumingin siya sa akin at nabasa niya sa mga mata ko na gusto ko siyang usisain kung anong dahilan sa pagkadesperado niyang paghahanap ng kanyang pitaka. Kasi naglalaman ito ng mahalagang bagay, ang pinaka-importanteng bagay at natatanging meron ako. "Gusto mo bang makita?" dagdag niya. Hindi na namin ni Roy maitago ang aming pang-uusisa, kaya na-curious kami kung ano ang bagay na iyon na nakalagay sa kanyang pitaka. Siyempre gusto naming makita. Nung binuksan niya ang kanyang pitaka, meron siyang inilabas na lumang litrato at ipinakita sa amin. "Ito lang ang nag-iisang litratong meron ako ng aking anak. Nawalay ako sa kanya, kaya itong litratong ito, hinding-hindi pwedeng mawala sa akin.
wika ng matandang babae. Nung nakita namin ang litrato, ang pangako ay nalaglag. Tapos nung tumingin ako kay Roy, ang reaksyon niya ay biglang nagbago. Mahal, ang batang lalaki sa litrato, ikaw ba yan? Ikaw yan, di ba? Tanong ko na parang nauutal. Oo nga, kamukha ko nga, pero paanong nangyari? Sagot niya, at pareho kaming tumingin sa matandang babae. Anak niyo po ba ito? Sigurado po ba kayo? Tanong ni Roy sa matanda. Hanggang sa tinitiga ng matandang babae ang mukha ni Roy at ang mukha nito ay biglang namuti. Bigla siyang napasigaw at dali-daling tiningnan ang likurang balikat ni Roy. Sa likod ni Roy may balat ito na hugis oblong na maliit na parang dahon. Bigla siyang napaupo at tumulo ang luha na parang malakas na ulan. Kaming mag-asawa nagulat sa reaksyon niya at maya-maya pa nagsalita siya ng, Roy, ikaw nga ba yan? Salamat sa Diyos. Kaming dalawang mag-asawa hindi makapagsalita sa gulat. Patawarin mo ako anak. Humihingi ako sa iyo ng tawad. Wika niya habang umiiyak. Alam niya din ang pangalan ni Roy na kahit hindi namin ni minsan sinabi sa kanya ang mga pangalan namin. Si Roy ay tulala pa din kaya naman hindi ko na natiis at nagtanong sa matandang ginang na maari niyo po bang ipaliwanag ang nangyari? Nagsimula siyang magpaliwanag habang umiiyak. May mga parte na hindi malinaw ang salita pero naiintindihan namin ito ni Roy. Sabi niya, galing siya sa ibang probinsya at nagtungo sa Cebu para subukan makipagsapalaran. Dahil sa kahirapan, ito ang nagtulak sa kanya upang maghanap ng trabaho dito. Ngunit, may nakilala siyang isang lalaki na naging kasintahan niya at nakabunti sa kanya. Hiniwalayan siya ng kanyang nobyo nung oras na malaman itong buntis siya. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang nung sinabi niyang nagdadalang tao siya. Kaya walang mauuwian at pagpipilian, kaya pinili niyang manatili sa Cebu at umaasang makahanap ng trabaho. Pero ang kapalaran ay sadyang napakalupit na dumating sa puntong hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Nabatid niyang hindi na niya kaya at hindi niya maibigay ang pangangailangan ni Roy na palaging nagkakasakit dahil sa malnutrisyon na maging siya ay natutulog na kumakalam ang sikmura. Kaya naman isinagawa niya ang kanyang plano. Nung araw na nagdesisyon siya na iwanan si Roy sa isang malaking tindahan kung saan nakapwesto ang aming cafe. Dati daw itong bakery hanggang sa tinayuan ito ng restoran na dating umuupa dito. Iniwanan niya si Roy doon sa pag-aakalang ang mga tao doon sa bakery ay mababait at kukupkupin si Roy pero hindi nila ito ginawa. Ang ginawa ng mga tao sa bakery ay dinala si Roy sa pulis. At dahil tanging alam lang ni Roy ang pangalan ng ina at pangalan niya at edad, pero hindi niya alam ang kanilang address at apelyido ng kanyang ina. Dahil hindi na matunton ang kanyang ina, dinala siya ng mga pulis sa bahay ampunan. Bata pa siya noon, dala ng desperasyon at kahangalan, kaya niya nagawa ang bagay na iyon. At ang masakla pa dito, naisip at inakala niya na ang mga tao sa bakery ay aalagaan ang kanyang anak na iniwanan doon. At makalipas ang ilang taon, binalikan niya ang bakery kung saan niya iniwanan si Roy. Doon niya nalaman kung anong nangyari kay Roy at sinabi sa kanya ng pulis na nag-ayos sa proseso para ipadala si Roy sa ampunan. Nagtungo siya doon sa nasabing ampunan pero hindi alam ng mga pulis na nailipat ng ibang ampunan si Roy kung saan kami lumaki. Napakatagal ng panahon na iyon, lahat ng record nakatala pa sa papel na yung iba ay nawawala pa. Binisita niya ang lahat ng ampunan sa syudad pero bigo siyang matagpuan si Roy. Matapos nun, iginugol ng ginang ang lahat ng kanyang oras na bumalik sa lugar na ito na magtanong-tanong gamit ang litratong nasa kanyang pitaka. Pero hindi niya naisip na tingnan ang bahay ampunan malayo sa Cebu. Ilang taon ang lumipas, palagi siyang bigo. Kasabayan nito, nanatili siya sa parehong lugar at kalye sa pag-aakalang makikita din niya ang anak niya. At dito din niya sinimulan ang pagbibigay ng mga pagkain sa batang kalye dahil umaasa siyang makikita niya ang kanyang anak. Nagbunga naman ito kahit ilang dekada na ang lumipas dahil natagpuan niya rin sa wakas si Roy. Sa lahat ng mga panahong ito, sinisisi niya ang sarili niya sa kanyang ginawang pagkakamali. Na ito ang parusang kanyang sinapit sa pag-abandona sa kanyang anak. Hindi rin siya nag-asawa
at ginugol niya lang ang kanyang oras sa pagtatrabaho, paghahanap sa kanyang anak sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain sa kalsada. Sa maikling salita, buong buhay niya, naghahanap siya kay Roy at hindi siya tumigil o nawala ng pag-asa. Si Roy naman lumuluha na din. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nararamdaman niya, pero pakiwari ko, naghahalong emosyon mula sa gulat, lungkot, bigla at galit. Roy, patawarin mo ako. Sana mapatawad mo ako. Wika ng nanay ni Roy na nakaluhod sa harap niya. Gustong hawakan ng Ginang ang kamay ni Roy, pero napaatras si Roy marahil naiilang o nahihiya. Nabatid ko na sa kabila ng pagmamatigas ni Roy. Alam ko na labi siyang nangungulila, kaya naman tinapik ko ang kanyang balikat hanggang sa lumuhod din ito sa harapan ng kanyang ina. Matagal ko na po kayong napatawad, madaming taon na ang lumipas. Nabayaran niyo na po ang mga pagkukulang niyo. At maraming salamat po dahil bumalik po kayo sa akin. Masaya na akong malaman na hinanap niyo po ako at parte ako ng puso niyo. Wika ni Roy. Patawarin mo pa rin ako dahil madaming taon bago kita natagpuan. At nagpapasalamat din ako dahil kahit ang tagal mong nag-intay, napatawad mo ako. Sagot ng matandang Ginang. At lahat kami sa loob ng cafe ay nag-iiyakan. Okay na po sa akin ang makita ko po kayong muli. Ang mahawakan kayo sa personal. Ang malamang hindi talaga ako inabandona ng aking ina. At maramdaman muli ang init ng inyong pagmamahal. Sabi ni Roy. Hinalikan ni Roy sa noo ang matanda at niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos ay sumunod ako at si Christina at kaming apat ay magkayakap na hindi namin alam kung gaano katagal. Nung araw na ding iyon, kinuha namin ang kanyang gamit sa bed space na tinitirhan niya. At nung gabing iyon, ang unang araw na kami ay nagsalo-salo kasama ang nanay ni Roy at nagpasalamat sa Panginoon. Kung minsan ang matagal nating hinahanap ay nandyan lang pala sa tabi natin, hindi lang natin namamalayan, pero ang tadhana na din ang gumawa ng paraan para magkitang muli ang mag-ina. Lahat kaming buong pamilya, natulog nung gabing iyon, namugto ang mga mata, pero may mga ngiti sa aming mga labi. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!